80 anyos na sila Lolo Leonardo at Lola Delia, pero hindi pa rin nila nalilimutan ang kanilang pangako sa isa't isa na magsama sa hirap at ginhawa. Makuha mo pa kaya ako'y hakan at yakapin? Hanggang sa pagtanda natin. Nagsimula ang lahat sa isang panawagan sa mga gustong magpa-repair ng kanilang mga susuotin. Kunin daw ang serbisyo ng 80 anyos ng si Lolo Leonardo na habang nagtatrabaho, hindi maiwanan ng kanyang misis, ang 78 anyos ng si Lola Delia. Pinakamagandang lalaki ito. Luto. Si Lolo Leonardo, mananahi sa pwestong ito sa may terminal ng tricycle sa Calawag, Quezon. Katabi ang kanyang misis. May papalipiro po ako na pants. Tapos po, nakita ko po sila. Hanga ako kasi, ganyang edad po nagtatrabaho pa po. Si tatay po sabi niya sa akin, ayaw niya pa rin po ng pabigat sa pamilya niya. Kakaawa po kasi unang-unang may edad na para maghanap buhay sila na hindi naman dapat. Kaya sabi ko sa kanila, dito na lang sila mag-stay ng pagtatahi para kahit paano hindi sila mapagod ng kauli. Si Lola Delia, kung minsan nakakaidlip na. Oh, tulog ka na. Inaantok nga ako. Okay lang. Nakakasama ko yung asawa ko. Maswerte na raw kung kumita sila ng 100 hanggang 200 piso sa buong araw. Mahalaga sa amin nakakaraos. Pagsasahod ng anak ko, binibigyan kami ng bigas. Problema ko nila sa araw-araw, yung ulam namin. Pero kahit hirap sa kanilang pagsasama, sina Lolo Leonardo at Lola Delia, hinding-hindi raw susukuan ang isa't isa. 16 anyos pa lang, nagtatrabaho na siya sa patahian. Ako nagbubukas, ako nagsasara doon sa tahian. Nung siya'y nag-18, nakilala niya ang nag-uuhales o tigalagay ng butones sa katabing bahay ng kanyang pinagtatrabahuhan na nagngangalang Delia. Naibigan ko siya dahil maganda siya ng araw. So, eh ngayon hindi na ba? Maganda pa ba? Maganda pa pala. Binibiro nga ng mga kapitbahay, eh natutuwa na rin ako. Pugi-pugi? Pugi-pugi raw. Lakas loob ako sabihin sa kanya yung damdamin ko sa kanya. Salamat. Ako baka ako, mamarapatin mo ko sakasakali. Hindi naman siya sumasagot. Yung pala, may pagmamahal na sa akin. Magdadaan ako, halos magkandahulog na sa bintana. Kalokohan na yun. Ligaya, nagkakatinginan tayo. Oro. Nararamdaman mo bang minamahal mo ako? Oo na. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang makalipas ang mahigit isang taon, nagpakasal ang dalawa at bumuo ng pamilya. Nung may anak na kami mga dalawa noon, naisipan ko mag-Maynila. Doon kami nanirahan sa Tondo. Pero ang kanilang masayang pagsasama, sinubok nung namatay ang isa nilang anak. Yung anak ko namin noon, bali apat. Yung isa, may sakit na dati sa puso. Nangingitim yung kuko. Ngayon sabi ng doktor, salamat kung tumagal ng mga 5 taon yan. Ay totoo nga naman, halos ay 4 na taon lang, matay na yung batay. Eh siyempre, nalulungkot ako pagkaano siya, wala. Nagluko yung makina ko. Yung mga tahi ko, yung iba,
Sinasauli ko. Dahil kasi nagluloko ng makina, hindi magkaigi. Umuwi na yata tayo ng probinsya nitong buhay na ito. Nagdesisyon si Lolo Leonardo na umuwi sa kanilang probinsya sa Quezon. Sinusuportahan naman daw sila ng kanilang mga anak. Pero gusto ko, kumita ko kahit papano. Hindi ko gusto yung ako, binibigyan-bigyan lang ako ng anak ko. Samantala, 3 taon nang nakalilipas nung napansin ni Lolo Leonardo na ang kanyang misis nagsisimula ng mag-ulyanin. Saan tayo galing? Oo, saan tayo galing? Kalawag. Nandito na tayo sa Kalawag. Ako ay makalimutin na nga. Sa umaga, misa, mas nararamdaman ko yung aking sure. Basa, kaya pala, umiihi na siya sa banig eh. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin. Teka ka na, Miggy. Huwag! Maputi na ang buhok ko. Mula noon, mas lalo pang inalagaan ni Lolo si Lola. Pag pumupunta na ako sa pananahe, sinasama ko siya. Dahil hindi ko nga maiwanan. Dahil naglalakad siya eh. Ang pinangangamba ko, baka masagasaan ng sasakyan. Kaya ang ginagawa ko, sinasama ko na siya. Naiinip po sa bahay ako. Wala akong mga kausap. Isinasakay ni Lolo si Lola sa kanilang kariton. Hindi ba ko sa pagiging malilimutin niya, pero sa ako lang talaga hindi niya makalimutan. Mahal na mahal niya kasi ako eh. Talaga, iba talaga magandang lalaki. Siyempre, uunawain ko yun eh. Asawa ko yan eh. Kung ganun na ang kalagayan niya eh, iiwanan ko siya. Hindi, sinumpaan ko sa Panginoon Diyos niya eh. Kahit kami tumanda, ay magsasama kami. Pagdating ng araw, ang iyong ay puputi na rin. Sabay tayo mga ngarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo. Minsan, hindi pa raw nakakapagpatingin sa doktor ang mag-asawa, kaya ipina-check up namin sila. Si nanay, kapansin-pansin natin, malilimutin siya. Mukhang nagsisimula siyang magkaroon ng demensya. Hindi pa naman siya yung malalang demensya kasi nakakasagot pa rin siya sa akin. Hindi niya lang alam yung ibang details. Na-discovering pareho silang may diferensya sa puso. Si tatay, nakita ko parang lumalaki yung puso niya. Kaya siguro nagkakaroon ng pamamanas. Since malaki yung puso, hindi tumitibok na maayos yung heart niya. Si nanay, halos lahat ng sides ng puso niya, nakita ko may pagbabara. Delikado siya. Kasi kung halimbawa mag-exert siya ng effort, maglakad siya ng mahaba, mapagod siya, pwede atakihin sa puso yung pasyente. Yan ang masakit. Yung pinakamasakit. Ikaling mauna ako, mawala. Yun ang problema, kawawa. Wala akong magagawa na talaga. Hirap na ang buhay ko noon. Hindi ko kaya. Mawala siya. Samantala, para kahit papaano, pasayahin ang kanilang puso. Dahil sira at nagluloko na ang sewing machine ni Lolo, binigyan siya ng aming programa ng bago at mas bagong mga gamit sa pananahi. High speed na. Thank you. Aging ito. Boy, maloh-aloh ako sa kaligayahan. Ang dami sinulid. Pati na mga gamot. Jessica, so, salamat po ng marami. Nagtungo rin ang representative ng DSWD. Naririto po ang aming opisina, MSWD po, sa ngalan po ng pamahala ng Kalawag para po may assist kayo dun sa mga pangailangan nyo po, para po mabili nyo na rin po yung mga kailangan nyo pong gamot. Salamat na napakarami. Loobin na walang Panginoon Diyos. Nagumaling yung aking nararamdaman, maging yung aking misis. Tumagal pang buhay namin. Ikaw ang naging kasangkapan ng Panginoon Diyos. Speechless po kasi po. Hindi ko lang po kasi inaasahan na magbabiral nga po yung picture. Maraming salamat po na natulungan po si tatay. Ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo.
habang tayo nabubuhay, hindi kita papabayaan. Alam mo, mahal na mahal kita, kaya lang, huwag mo akong makakalimutan. Hindi naman ay. Kahit maputi na ang buhok ko. Nahanap mo na rin bang iyong forever? Pa-tweet naman ang kanyang name gamit ang hashtag KMJS.